maganda yung view. Seryoso. Pero nakamamatay pumunta dito. Hindi pa rin tayo titigil kahit taginip. Ngayon, pupunta naman tayo sa Bonsuran Falls, dyan sa Antipolo Rizal. Hindi magaling pumunta dito, pero walang makakapigil. Kaya tara na, padyak na! Morning mga chong, andito na kami sa C6 Road. Bali, ang ruta namin, papunta na kaming Taytay Rizal. 5:25 pa lang ng umaga, nakaka 19 kilometers pa lang kami. Wala pa kami sa kalahati. Morning ulit. Nandito na kami sa Taytay Rizal. 5:53 na ng umaga. At kasama ko na naman si Boy Tuhod. Naka-recover na. Ayun oh. Yeah. Dito na ulit ako sa main plan. Para magpahinga ulit dalawang buwan. Ayun. Bali, apat kami ngayon. Kasama namin si Dil sa kasi Ian, yung ka-team niya. Ayun, papunta kami ng Bonsuran Falls. Bali, galing dito sa Taytay, aakyat muna kami Antipolo. Okay, nandito na kami sa Taytay. Well, actually kanina pa, di ba? Nandito kami sa may Lomi House, magmemeryenda muna kami. Or sorry, mag-aalmasal muna kami para may lakas kami bago kami umahon. Kaso si Dil, naligaw yata kasi medyo nauli siya kanina at hindi niya kami nakita na kung saan kami dumaan. Nandito kami tatlo nila Chris, ako ni Ian. Ayan, antay muna namin siya, almasal kami, tapos sakit na kami Antipolo. Ayan o, kain muna kami. You know. Okay, 7:09 na ng umaga. Ride out na kami. So, akit na kami nito ng Antipolo. Siguro mga, ewan ko, 8 or 9, nandun na kami sa may simbahan. Hindi ko kasi maalala kung gano'ng kataas at kung ilang kilometro papunta dun. Dito nag-start na yung ahon, pero banayad lang. Pagdating dun sa dulo, mayroong likuan dun sa kanan. Dun tayo magsisimula umakyat papunta ng Antipolo. Medyo napalaban sa ahon ah. Medyo tumarik ng konti. Dito sa part na to, patag na. Ayan, medyo kalasaw na ng konti, recovery. Pinapawisan ako dun. Grabe. Tagal kasi walang practice.
pagdating sa kanto. Pagdating dito sa kanto, kanan na tayo, ayun o, to Antipolo, Teresa. Alright, so start na ng ahon. Okay, nagbaba na ako ng gear para hindi na ako masyado mahirapan. Baka maubos ako. Alam ko, mahaba-haba ito eh. Naalala ko dati, dito ako tumukod ilang beses papunta sa Antipolo Church. Buto nilang recovery. Pero marami pang ahon to. Okay, nandito na kami sa Arco ng Antipolo. Bali, 8:01 na ng umaga. Kaso, medyo na-delay lang kasi napagutan na naman ako ng kadena. Bali, pahinga lang kaming konti dito. Tapos, akit na kami. Mga ilang ahon na lang to, nandun na kami. Grabe yung ahon. Konti na lang. Ayan. Recovery ulit. Ay, naka. May aksidente pa yata dito. Ayan, no. Sa kaliwa. Naku, shit. Lang yata. Kaya mahirap pag palusong ka, kailangan laging alalay sa preno. Okay, nandito na tayo sa Antipolo Church. Ayan o, yung tawid na yan. So, hindi ko alam kung hinto pa kami dito. Baka magpapapicture sila. Yun yung kanina nakita ko, hindi pala simbahan ng Antipolo yun. Yung ano pala yung munisipyo pala yun. Dito pa lang pala yung simbahan. Napunta pa lang tayo. Sorry! Okay, kanan na tayo dito. JP Rizal Street pala to. Okay. So, dire-diretso lang to. Pwede nyo dumire-diretso dun. So kailangan mag-u-turn ka muna dito malapit sa Robinson's Place Antipolo. Yeah, medyo ingat ka lang yung mga truck. Palusong na yata ito. So itong daan na ito, dadalhin tayo na ito dun sa may Jollibee, Tokyo. So pagdating natin dun, dun tayo kakanan. Tapos dire-diretso ulit. Alam ko, pagdating natin dun sa may Jollibee na yun, pagkanan natin yun, ahon din dun. Pero hindi ako sigurado kung gaano kataas yun kasi hindi ko pa na-bike yun. Well, na nakadaan na ako dun. Ayan, palusong na. Binilusong namin ang lalim. So, dito kami dadaan mamaya. Katakot-takot na
tao na gagawin namin. May mga kasama ko. Nag-iisip na sila ng alternate route. Siyempre, pag na kami kanina eh, dadali namin inahon eh. Pero check pa rin namin kung anong gagawin namin mamaya. Pero ang goal namin ngayon is makapunta dun sa Falls yun, nakalimutan ko. Nakalimutan ko pa. Bunsuran Falls yun. Ayan. So, magre-relax muna kami sa Bunsuran Falls. Pero hindi naman kami masyadong tatagal. Pagkatapos yun, uwi na. Okay, ito na yung Jollibee Kogyo. So, nasa Kogyo na tayo. So, kalan tayo dito, ayan, dire-diretso yan. Yung, hindi ako sigurado, no? Pero ito na yata yung marilaki highway. Check natin mamaya kasi kung totoo lang, hindi ko kabisado yung banda dito eh. Alam ko lang puntaan, nakikita ko rin. Pero hindi ako familiar sa mga pangalan ng lugar. Pangalan ng road, street. Kaya huwag kayo mag-away. Okay, bali 9:18 na ng umaga. Nakaka 42 kilometers pa lang kami. So siguro mga 15 kilometers, nandun na kami. Pero, ayan, nakikita na naman akong ahoy. Okay, 9:42 na ng umaga. 45 kilometers na kami. Malapit-lapit na. Ayan, lusong naman. Anong gusto ko? Lusong. Recovery. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ganda ng daan dito. Naliwag. Ayan, ang bilis oh. Sige, pagod na naman po ang inyong lingkod. Ang dami na namang ahon. Ayan oh. Nakaka 49 kilometers na kami. Grabe ang bagal namin. Ahon pa rin kami ng paahon. Walang tigil. Take 5 muna. Ayan mo na. Grabe ang haba ng ahon. Dito sa part na to banayad naman pero ahon pa rin eh. 10:25 na lang umaga. Ay, buti medyo makalimlim dito. Kaya kahit paahon okay lang. Hirap kasi pag mainit ang araw. Si Chris na una na. Yung dalawa, si Dil saka si Ian nasa likod pa. Siguro na nagpapahinga. Ang haba kasi ng ahon. Okay, 10:41 na ng umaga. Aminto muna kami dito somewhere. Break muna, pahinga. Saka hinihintay namin si Dil kasi inukulikat yata. So, hintay muna namin dito, magkakape muna kami. Saktong-sakto kasi either, mainit ano, eh. Magbabike siya kung kaya niya or sasakay siya para punta dun. Ayun, mukhang magsasakay na ng tricycle to Bill. Mag-PM siya. Okay, ride out na ulit. 10:57 na ng umaga. Hindi pa kami nakakarating. Ay, maahon pa rin kami. Nauna na sila lahat, lalo na si Dean nauna na. Okay, recovery na. Nafe-feel ko na. Nalulusang na tayo. Ay! Hindi pa pala. Joke lang pala. Daming kainan.
graduate na ng tanghali. Nandito pa rin kami. Hindi pa natatapos ang mga ahon. Pero konti na lang naman ito. Sa tingin ko pagkatapos na ito, lulusong na kami. Ito talaga. Feeling ko. Lulusong na talaga. Lusang, lusang. Okay. So, nandito na tayo sa arko ng Kabading. Okay. So, lalagpas ako dito sa arko ng Sitio Kabading. Bali, dito kami dadaan sa may Busabuso. Doon daw yung daan papuntang Bonsoran Falls. Pero sabi nung napagtanungan namin, meron din daw daan doon sa pakaliwa, sa arko ng Sitio Kabading. Kaso, wala lang, parang hindi ko lang trip. Dito na lang siguro. Okay, so nandito na kami sa tapat ng Shell. Ako lang pala. Si Chris kasi mag-CR muna sa Shell. Tapos si Ian nando sa likod, nagpipicture-picture dun sa may view. Si Bill, hinahanap pa namin. So, konti na lang siguro ito, makakarating na kami dun. Pero hindi ko alam kung anong meron doon, kung papalapag pa ba kami sa ahon o hindi. Kasi hindi pa ako nakapunta doon eh. So tignan na lang natin kung ano meron. Baka surprise na naman. Okay, buso-buso na. Ibig sabihin malapit na. Well, first time ko makapunta dito. Ang dami pa rin gumibiyahe ngayon. Bike, motor. Kala ko medyo konti dahil ano, di ba? Medyo mahigpit ngayon. Pero hindi pala. Dami pa rin nagbabike. Sorry, hindi na ako makapagsalita na maayos kasi medyo pagod na ako. Yung kasama namin si Dinlando na sa falls, alam mong masaya na siya habang kami naghihirap pa. Ito na yung hinihintay natin. Duso! Okay, diretso na uli kami. Nagpalit pa kami ng tube ni Chris. Nadaan yung tulong na sa likod eh. Pero okay na. So inabot din kami ng mga 30 minutes siguro pagpalit lang ng tube. Well, hindi naman kami expert eh. Preview.
kami sa loob. Lumigo kami, pero hindi ko sigurado kung ito. Ano? Boss, kung magtanong, dito po ba yung papuntang Barangay Kalawis? Kalawis? Oo, oh, oo. Oh, oh. Di, sa Bunsuran okay. Falls po? Layo. Sige. Tuloy lang yan. Walang anong humpay. Huwag kang liliko. Tuloy-tuloy lang. Ganun-ganun lang yan. Tuloy yan. Ah. Pero malayo yun. Malayo-layo? Kaya yan. Sige. Pero may iba bang daan papunta doon? O ito lang? Ito lang talaga? Sige. Kasi gusto ko sa may sultata doon. Pero dito na. Nandito ka na. Dito na. Ah, sige. Sige, thank you. Ayun, nakapagtanong ako. Sabi, mga 7 kilometers pa daw. Kamali kasi kami ng daan. Meron pa ng daan doon sa may buso-buso. Lumagpas kami. Bad trip. Grabe, pangit pala ang daan dito. Rolling hills. Mas pakub ako. Grabe yung init. Diyos ko. Mahirap. Wala yung pahong. Tapos may init. Kabitin yung lubak ko. Ay, naka. Papalapit na kami ng papalapit, pero malayo pa rin. Ay, naka. Dami namin kasabay, mga kapadyaklin. Pangapapunta din yung falls. Tatanong kung saan papunta. Kung saan na. Palasong na lang dito para makarating agad. Pero gusto ko nang magbabad sa tubig. Grabe yung init. Yan, nandito na kami. Dito na kami sa Bunsuran. Kapitapagod na kami. Puntahan daw natin. So, sa anong... Okay, so, nagpark muna kami dito. Tapos bababa na kami dun papuntang falls. Ito nagpa-park yung mga motor sa mga bike. Okay. Okay, pababa na kami. At nagtitrek na naman kami. Oo. So, maliligo na kami dahil pagod na kami. Medyo nagsisisi na kami sa ginawa namin. Sira, ito na naman po kami. Si Ryan, hindi ko alam kung gusto ata nito subukan yung potential ng tuhod namin o kung tuwa siyang luluwa yung baga namin sa ahon. Pero maganda na yung view. Maganda yung view. Seryoso. Pero nakamamatay pumunta dito. Si Dil nga tuwan-tuwa eh. Masaya siya eh. Sobrang saya niya. Kasi si Ian. Binibuno naman ako ng katawan ko. Babalik kami dito. Pero anong babalik? Nakamotor. Kahit natuhod ko pa rin? Ibabad mo lang sa tubig, Brad. Masalit mo. Maganda, mawawala ito mamaya pag nagbasa. Ngayon, tubig na kami. Hindi masyadong malinaw. Sabi, yung tubig, nare-recommend ko talaga tulugan ito. Sobrang linaw. 5-star recommended. Alam mong walang halong. Hindi ho batis to. Tubig baha ho to. Tubig baha. Nilalangoyan namin. Ito, mabalik sa 2 oras. Okay mga chong. Uwi na tayo. Aketin lang namin ito ulit. Tapos, banat na naman kami. Ay,
Malayo-layo pa to. Sa totoo lang, kasi paglalaspag na kami, hindi namin alam kung kakayanin pa. At dito na nagtatapos ang ating adventure dito sa Bunsuran Falls. Magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod nating adventure. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko.